physical lang laban nga ang pinapakita ng Miralco Bolt sa series na ito, mga bro. At sa mga nagtatanong patungkol kay Justin Brownlee kung makakapaglaro na ba ito, yan mga bro, pagkatapos mong ilike ang ating video, mag-subscribe na rin kung bago ka pa lang sa ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga sports balita. So game 3 na nga mamaya, mga bro. Asahan natin na mas magiging physical pa ang laban na ito, lalo na't kilala natin itong Miralco Bolts na napaka-physical pagdating sa kanilang depensa. Dapat handa rin ang Barangay Ginebra, mga bro, sa ganitong laban. Pero kailangan talaga mag-ingat ng Barangay Ginebra. Bilang fan ng basketball, mga bro, sana nga ay walang masaktan o magkaroon ng injury sa series na ito, at healthy lahat ng player upang makasaksi tayo ng maganda at maayos na laban. May mga nagsasabi nga, mga bro, na marumi daw maglaro itong Miralco Bolts. Well, ang masasabi ko dyan, mga bro, part lang naman ng laro ang pagiging isang physical na player. Pero sana ay hindi rin susubra na intensyon talagang saktan ang isang player. May mga kunti nga talaga akong nakita sa Miralco Bolts, mga bro, lalo na yung kay Cliff Hodge. Pero sana ay makontrol at matawagan ng maayos ng mga referee ang mga ganyang contact. Kasi mas maganda pa rin talaga manood kapag healthy lahat ng player both side, diba? May isang sequence pa nga, mga bro, noong game 2 sa 4th quarter na naapakan ni Justin Brownlee sa landing spot ang paan nitong si Cliff Hodge. Ayaw kong maging bias dito, mga bro, pero sa tingin ko ay hindi naman intensyon ang foul na yon, dahil sinubukan niya ngang habulin ang tira ni Justin Brownlee. Pero sa pagkakaalam ko, mga bro, kapag landing spot ay matic flagrant foul ang itatawag. Pero regular foul nga lang ang tinawag dito kay Cliff Hodge. Kaya maraming ang mababad trip, mga bro, kapag nagpatuloy itong ganitong tawagan. May mga pagkakataon talaga na may mga ganyang pangyayari, mga bro. Pasalamat na lang tayo at hindi naging seryoso ang pagkakabagsak ni Justin Brownlee dahil natapos niya pa ang buong 4th quarter. Sa mga nagtatanong naman patungkol kay Justin Brownlee, mga bro, kung makakapaglaro ba ito, ayon nga mismo kay Justin Brownlee, mga bro, wala naman siyang nararamdamang sakit matapos ang laban na yon. At kung mayroon man daw itong maramdaman ay ilalaro niya pa rin daw. So makakapaglaro nga itong si Justin Brownlee mamaya, mga bro.